an Alice and you have a Kagura on your lineup. Ang daming magic damage, Rob. Ang habol dito ng Gray Esports is the early momentum. Most likely sila talaga magsiset. Retribution battle na yan. Again, it is Gray Esports who will initiate the team fight given their lineup of the Alice and the Kagura, plus meron pa sila ditong Joehead, and plus meron pa silang Execute. So ibig sabihin nga dito, Rob Luna, gigera sila kagad. Round 1 pa lang ng boxing. Susuntok agad, Claude or either the Ling. Saka yung hero din kasi ng Gray Esports, eh. May mga hero sila dito na nagpa-fall off talaga going into the late game, and you would really like to maximize everything dito sa early stages ng laro na to. So yeah, ito naman, Zin, we're about to start dito sa ating fourth series. This is gonna be the final series natin for our upper bracket. Yung huling team na papasok for, hindi naman huling team na papasok bukas, isa sa mga team na papasok on day number 2, at yung matatalo dito will be going against Reach Apex sa ating huling series for the day. Mamaya yan. So let's see, let's look at the lanes right now. May Switch, Rob Luna coming in. Bullwit kanina nasa top lane siya, pero ngayon lipat bigla sa mid. Interesting switch there coming in for Team Empire. Sabay balik yung Claude, maximum farm output. Oh, para dito sa Empire, kasi makukuha niya rin yung wagon, no? Oo, oh, eh. yun yung maganda ron, eh, no? In terms of mobility, eh, lamang talaga doon yung Team Empire, eh. Well, medyo may kulang lang in terms of minion, pero tingin ko na-maximize pa rin nila yun, eh. Pero ito, ah, ito mangyayari kasi dyan. Itong si Balagbag na yan, ganyan lang talaga gagawin yan. Iikot-ikutan niya lang to, and probably sabayan niya rito yung Lancelot, pero looks like dito yung Basha. Pinapasok na nila ngayon dito ang Gray Esports. Extension, coming in with Verney. Trying to put in a little bit of pressure for the side of Gray Esports. But again, Rob Luna, dahil dun sa switch na ginawa ng Team Empire, lamang kagad sila dito ng 200 gold. Interestingly, wala silang binigay na kahit anong minion kayo ubusan Arlok. Dito sa Ling, talagang jungle lang yung Ling dito. And I can therefore say, it's the, you're in the right track. Bakit? Kasi look at the levels right now. Apat ang level 4 dito sa side ng Empire. Meanwhile, gab ng bahagya ang Team Gray Esports. Oo, in terms of XP, in terms of rotation, lumamang dito. Masasabi ko nga yung Team Empire. Pero ito, ito ngayon. Ito ang gagawin ngayon dito ng Team Empire. They would like to force a fight dito against Gray Esports. Look at the ejector doon kay Burn. Yun na nga, medyo napamali dito ng position as Team Gray Esports will take this. Of course, ultimate coming in from Draven. Pero Bullwit with, of course, the Blazing Duet. And pero na-sustain lang yan ng isang Imba J-Lo as the Alice. And with this, even though nakukuha ng isang team ng Empire, mukhang lalamang pa rin ang Gray dahil nga sa kanila pa mapupunta ang Turtle. Plus, meron pa silang pag-box out dito sa Orange Pop. Pasok dito si Bernie, 2018. But Draven will just happily get that little wonder and will go back to safety. That was very unfortunate para doon sa Matilda, no? Na-pick off siya kagad at the early stages of the game. Siya kasi mag-neutralize talaga dito, eh, sa damage dito ng Gray. Tapos, na-sustain pa ng Gray Esports during the turtle fight. Yeah. Meanwhile, wow, look, Rob Luna, look at the gold ng Claude ngayon. Ang pinakamayaman sa Gray ay meron ng 1.7, but the Claude, meron na siyang 2,400. That was gold. Yun yung mi-emphasize mo kanina, eh, yung pagkuha niya ng pag-clear niya doon sa may top lane, then suddenly nakapunta pa siya sa gitna, and sakto lang din yung pagbalik niya. Wala siyang na-miss out na ano, na gold wagon. Wala talaga, at mukhang wala ding mami-miss out. It's all about Bullwit 16 ayon sa ating Bullwit. Bullwit locking in all of the damage, plus Rob Luna naka-average pa siya dito, eh. So parang boost ng items. At kung hindi ako nagkakamali, around 4 minutes, magkakaroon na siya ng DHS. Posibleng mangyari yan at 4 minutes. Ito pa yun, eh, no? We've said that Gray Esports, they are supposed to win the early game. Kaso ang masama rito, sumasabay yung Team Empire. This is a 500 lead. Wherein, alam nyo, yung team composition nyo should be actually the one for setting the tempo, is actually winning. Pero kasi, yung power spike dito ng Gray Esports, posibleng na yun pa lang, since level 4 na, pasok sila dito, mga kaibigan. Matay ang Kagura. Ibig sabihin, bubuga na. Sabi nga dito ni Balagwag, 1-4-3. Pero nandito si Bullwit. At titignan na ating camera! Bullwit with a damage output. Pero malalasin yun lahat. Of course, nandito. Imagino, papasok pa rin dito. Pero nagkakabalihan pa rin ang items habang masustan. Ngayon si Ubusan. Napakagandang control para kay Jaylen dito. It doesn't matter kung meron kang DHS dahil mukhang lamang sa galawan doon ang Team Gray. But meanwhile, Bullwit 16. Farm, farm, farm.
farm ang puhunan. Mukhang ito na nga ang puhunan talaga dito ni Bulwit. Itong Glod na to is actually on the team fight, pero he actually realizes just right after nung kanyang Blazing Duet na hindi na siya pwedeng magstay doon. He actually went towards the top lane. Medyo nag-ubusan doon ng mga members yung Team Empire, at ito, balagbaga na naman dito on the turtle lane man din, and Gray Esports just fully utilizing their early game advantage against Team Empire. Pero kasi sabi mo man, Jin, itong Claude na to left uncontested. Yun in nga, terms of the late game, alam natin na sobrang scaly ng mga heroes dito ng Team Empire. Nag-agree ako sa Jan, sa Jan Rob Luna. Probably itong Claude na to ay free farming everywhere. Pero kasi nabanggit mo rin yung line up potential talaga ng Gray, na kapag nagkaroon ng 5-on-5 Royal Rumble, 5-on-5 Balugbugan, ilalamang talaga sila because of their kits. They have the ability to dodge, the magic damage, the sustain na meron yung Alice, and of course, pati yung zoning potential nitong Johid na to, na I think lumalamang against the Baksha and the Matilda, especially with ubusan Arlac. Lugi din. Biten talaga, biten kong biten talaga. So far dito mga kaibigan, pantay pa naman ang boat ng teams natin dito. Pero masasabi ko lang in terms of the gold, the magiging sport, it's all about dito kay Balagbag, just providing the vision, pero mukhang delikado yata dito ang Gray Esports. Pero may flank na magaganap yung dalawang miyembro dito na Gray. Nako, mukhang mapapa-disengage yata ang Team Empire's top lane. Mind games na nilalaro ngayon ng dalawang teams here in the top lane. 50 seconds left for the next turtle. They both want to get kills para makapag-set up dyan. But of course, the lanes will now equalize, so kailangan nila munang kumuha dito ng wave clear. Mukhang laging Gray nga nagdidikta ng laban dito, na prepare sa nalang mag-react ang Team Empire dito, Rob Luna. But looking at the items, I can therefore say yung Claude meron ng secondary item in a while. Ang aga niya na buo yung DHS, pare. 4 minutes 19 seconds. Sobrang aga nun, Manjin, for a Claude na naka-avarice. At ramdam mo kagad yung damage niya dito. Alam mo na papasok at papasok yung Claude na yan dahil may Purify yan. Kaya kakaya niya nga yan. Pero mukhang may tinatakay si Kuno, pero hindi. Kakasabi lang natin, tinabang siya ngayon ni Ima J. Lo. Pero napakagandang revitalize para dito sa side ng SB, as the Claude will take that double kill. Kineso, inatake siya ngayon, pero enough pa yung Brave Spider. Hindi, nabiten yung talon ni Lapu-Lapu. Kineso, oh no. And with that, with a snap, baliktad ng gold ngayon dahil mapupunta to sa side ng Empire Esports. Bulwit 16 giving all his best para doon sa teamfight. Hinapos yung spada nung Lapu-Lapu doon, Manjin. One of the reason bakit hindi nila yung inabutan. Pero regardless, mayroong Purify yun eh. So ngayon, the tables of turn talaga rito, nag-swing ngayon yung gold papunta rito sa Team Empire. And this is a dangerous zone para ngayon sa Gray Esports. Wow. Dahil hindi nila napapunish yung draft dito eh. This is a very risky lineup for the side of Team Empire. Yeah. Pero they okay lang kasi alam nila, kaya nilang sumabay. Yeah, nag-agree ako sa iyo, Rob eh. Para bang tama ka na, itong Gray Esports, dapat mapunish nila itong medyo may pagka-greedy na gera lineup ng side ng SP. Pero the fact na nagkaka-item na, talagang malulugi eh. So ngayon, kailangan nila yung mga ganitong situation. Get pick-offs, hope for the best na walang ma-push. Well, may na-push, pero at least may nakukuha silang exchange. Yes, the trade, pero I don't think that's a good trade, Manjin eh. Pinagpalit mo yung tank nyo sa isang tore. Pero dapat, which we're in, na dapat kayo yung kumukuha ng tore. Kasi kayo nga yung early to mid game eh. Oo nga eh. So ngayon, let's see. They're trying their best to get pick-offs here. Hindi tumawa yung Flowing Blood. Nandito si Ambush. He will pop the side. It seems like Gray, hindi na sila kumukuha ngayon ng any split push din. Rob Luna, they're just defending their tower and hoping for the best na makakuha ng picks. So no punishments whatsoever coming in for their team. So still, I can therefore say, Empire ngayon na nagdidikta na napapareact ang Team Gray Esports. Kailangan nata magbago yung tides, Rob Luna, kung ikaw ang Gray. Kailangan talaga nilang baguhin. Kasi nga, speaking of nagre-react, ganun nga talaga yung ginagawa rito ng Gray Esports eh. Ito kasi yung kalakasan ng lineup talaga ng Team Empire. Oh. Pero mamaya na yon, as they were about to go for Imba J-Lo, hindi pa nila nakuha doon. Look at the positioning dito ni Balagbag. Yes, ang ganda ng position niya rito, pero wala rin siyang mahanap dito na magandang pick-off, at hinanap nito si Bulwit sa likod. Let's see, dahil Balagbag ay binabalagbag nga dito sa ating game. Actually, si X Extension ang kanila main target. The Revitalize is not gonna be enough for him to be alive, as Gray Esports will take that second pick-off para sa kanilang squad. It's all about the pick-offs kung ikaw ang Team Gray. Oh no. Well, that's definitely a good pick-off na bigyan nila doon yung Basha onto the top lane. Pero
I really would like to comment dito kung Quint, ha? Talagang ano ah, hindi siya basta-bastang nagpapapurify. Pinasok na siya doon ng Johet and he's just BMI out. Alam niya sa sarili niya na hindi agad siya mamamatay given yeah. that may mga items na rin naman talaga siya dito. Pero just like that, ang problema kasi ngayon dito for Gray Esports, hindi nila kino-convert yung mga napipick up nila. Look at the Winter Trancher dito. My. I don't think that's gonna be enough para kay Bulwit dahil kayang-kaya siya talagang tunawin ng clone. Alam ko, Rob Luna, hindi ka pa ng Avarice Claude. Pero kapag ang Claude umabot na ganitong sitwasyon, talagang babang, bang, bang, bang lang ang Claude sa likod. At si Sikino na, oh, oh! Bulwit 16, making the plays at wala nang makakapigil sa kanya, Rob Luna. At mukhang free lord pa to sa side ng Empire. Let's see kung abot nga si Jaylen dito. Let's look at Bulwit 16. Onting lifesteal lang. Hindi naman na kailangan ng onting sustain. Damage is real para sa kanya, Rob Luna. And with this, Lord has been slain. Easy access para sa Team Empire. Easy access indeed, mga kaibigan. And look at the itemization dito. I like how nag-itemize dito yung ating Tams. You actually go for the Curse Helmet and Queen's Wing. So technically, kahit nawawala na yung Basha, kasi most of the time, yun yung napipick off eh. Pero it doesn't matter. They still have one pseudo tank sa kabay dito ng Tams. And damage potential coming from Team Empire, nandun na lahat eh. And given that, na hindi pa nila mahuli dito yung Claude. And that's one of the best things talaga, pag purify ang isang Claude. The only thing na pwede nilang panghuli, what? Unstoppable force, pwedeng ejector, pero ang dali-daling iwasan nun. Yeah, napakadali nga. And parang ano nga, no, sila pa yung bumagal. Kung ikaw ang Team Great, parang mas gusto nyo sana, mas mabilis kayo dahil meron kayong Joed, meron kayong Kagura. But that's not the case on this matchup. Hindi rin nila in-expect dito yung switch na ginawa ng Team Empire to give Bulwit 16 the opportunity to carry this game. And now, Gray Esports, they're on the defensive side. Can they get this? Can they pull off a miracle team fight? Kasi kung iisipin mo, iwas pusoy lagi ang Team Empire sa 5-on-5. Pumapasok lang sila dito kapag gamit na yung mga initial ultimates na meron ng Team Gray. Ang linis ng ano ng galaw dito ng Team Empire. But masasabi mo rito na talagang disiplinado tong team na to. They could potentially took down a base turret doon. Pero why put ourselves in a difficult position kung pwede naman nating i-choke out dito ang Gray Esports? Kumbaga, in terms of winning condition, we're almost pass away dito sa Gray Esports. Yeah. The only thing na pwedeng kumambak sila dito if we make risky plays for the side of Team Empire. And I don't think na ibibigay nila yon yung chance na yon sa Gray Esports. Yeah, man, nabanggit mo kanina to na early game kailangan gumera ng Gray Esports. Pero binanggit ko rin sa'yo kanina, Rob Luna, na pumapabor ako sa sobrang late game ng Ling, ng Claude, na merong Matilda. Ang hirap mahuli ngayon ng Empire Esports, lalo na't naka-purify pa sila, kagaya ng sinabi mo, kailangan na ng Gray dito kung ano, damage. Damage, hindi. Kung iisipin mo nga, Draven, hindi pa nga siya namamatay dito. Even itong si Kinesu, hindi pa rin siya namamatay. They're just been playing too safe. Masasabi ko lang, Manji, they're just been reacting kung saan pumupunta yung Team Empire. And yun nga yung strength ng ano eh, nung lineup ng Team Empire eh, na pinoforce nilang mag-react ang Gray Esports to the point na hanggang ngayon wala pa silang nababasag ni isang tore. Oh my glob. And I can therefore say na if ever di mabasag, parang aabot pa hanggang next game itong tore pwede ng team ng Empire sa ganitong situation. Gray Esports, we all thought that they have the opportunity to really make plays, but then again, it's hard if you're up against two core heroes na mataas ang mobility. So now with the 8-9 score, 8-9 pare, lamang ang Gray sa kills. Pero bitin yung kanilang objective. 6K, ladies and gentlemen, ang kalamangan na pera dito ng side ng Empire. Ilang Samgyup yun, pare? Tingin ko, mga tatlo. Ay, mahal naman ang Samgyup mo. Ano ba to? 6K. Ay, hindi. Madami yan. Madami yan. Mga 6 yan. 6, 6. Siyempre, 6K. Hindi, 12. 12. Oh, times 2. Oh, times 2. Oh, sa bagay, maraming mga ano, combo-combo na. Oh, galing ko mag-math eh. Galing mo talaga. So, ibig sabihin, ang daming pwedeng mailibre ngayon ng Team Empire sa pera nila na meron na kalamangan. Yep. Ganun. So, nabigyan ngayon ng magandang free time itong, of course, si Bulwit. At kung papansinin mo, Rob Luna,
yung Gray Esports, malaya yung Constantino na talaga yung galaw nila. Ano yun? Ano yun? Hawak kamay. Hindi na sila nag-iwahiwalay dito, Kairo. Hawak kamay nga talaga. Kailangan din talaga nila. They really need to group up dito. Pero kasi ang sagot dito ng Team Empire, they would just have to flush out itong mga membro dito ng Gray Esports as they were about to try to take the Lord. Kasi ito pwede mangyari dyan, Manjit. Pwede i-bait itong Lord na to the point na pag nag-contest ang Gray Esports, pwede silang palagan ng Team Empire. Totoo, palag-palag na nga talaga to. Pero si Palagbag ang may iwan. Oh no, naka-Wintertron siyan. Nako, let's see kung mag-promo siya sa player. Mukhang hindi na nga dahil 0-4 siya dito. Here we go. 27, 26k ang buhay ngayon ng Lord. At mukhang level 2 kagad na to para sa Team Empire. Napakagandang decision making coming out from Team Empire. The discipline is real. Walang asim movements, Rob Luna. At hihintayin na lang nila yung Lord umangat and probably gonna end this game for in a while. Yes, this is a very polished gameplay na manggagaling from Team Empire. I've seen them play on the top 16 at sobrang linis. Even with Gray Esports, malinis din yung laro nila. Pero ito lang yun eh. Nagiging reactive sila. Nagiging defensive sila dito sa matchup against Team Empire. And it's all about them to defend ito. Torres sa gitna, Manjin, as look at the Basha already been zoning out the members of the Esports. Malugbogan na talaga dahil Monster Kill na sa Blazing Duet. Inoong si Bullwit. Ayon sa ating Bullwit, babalag-balag na daw dahil yung Poison Sai nandun na din. Subalaan ang damage output ngayon ng Team Ray. Tapos sabi ni Bullwit, dito na lang ako sa top lane pero mukhang tatapusin na natin. Pero mukhang lipat sila dito sa bottom side. Pero wow, Team Empire playing mind games, doing the cha-cha right now. Dito sa gitna, kalahat na yung buhay ng base. Ayun na yung Thornrose, tatlo na nila dito sa FR. But here comes of course the Ling. Tapos buhay pa rin dito ang Esmeralda. Namatay si Bullwit sa wakas. Draven, Bulado, napalaban na ng Skinesu. Kaya pa kayong dumipensa. Lasan yung Thornrose sa top. Nako, sila Bulapu ang natitira ang unang bayani. Makakapag-depensa pa. Pero upos lahat ng base ng Sai, ng Gray. Tapos nag-bunch pa. Nako, nag-grow as a player. Naging Frozen. Naging Elsa. Nag-let it go. Si kaibigang Palagbag 143. Pero, nako, wala tayo sa Disney. Oh my glove. Bitin yung magic, Kuero Bluna. Bitin yung yellow. Bitin talaga yung yellow. Kasi baliwala na yon Kuya Mandin. Kumbaga, bidlock niya lang naman doon yung knock-up na magagaling doon sa Tempest of Blade. Pero ang pinakamahalagang ano doon, na nangyari, ubus na ngayon ang tore ng Gray Esports. Yun nga eh. Tsaka, pare, yung Empire, alam nila kung kailan sila lugi, no? Oo. Nagbaback. Hindi sila yung mga asim moment. Alam mo yung pwede na nilang tapusin, pwede na. Sa totoo lang, sa hinaba-haba ng laro na to, that was one of the best fight na magagaling sa Gray Esports. Oo. Kumbaga kung ginawa nila yon at the first 5 minutes of the game, nakapagsabayan sila right from the first turtle, baka siguro nag-iba yung storya natin. Baka yung time na yon wala pang farm dito yung Claude, wala pang farm dito yung Link. So that's where we're past that moment. Wala na yon. Ngayon, mahihirapan na silang magdepensa dito. The only Hail Mary play na pwedeng gawin nila dito, Manjin, alam mo kung ano? Ano? Is to steal the Lord. Kailangan nila ng himala, Rob Luna. Pero ang tanong kasi, ang tanong ni Madam Nora. Ano yun? Naniniwala ka ba sa himala? Sabi niya. Oo. Walang himala. Tignan natin kung mangyayari ba yan. Dahil actually, tingin ko pa nga, pag nakuha nila yung Lord, space lang yung makukuha eh. Actually, oo. May, ano lang yun, map control. Gray Esports dito, they need to have the Lord. They need to push it out. Or probably, Hail Mary nga, ika nga, baka sakali, pag na-steal nila yung Lord, eh baka makakuha sila ng wipeout. Siguro from there, posible na mabaliktad to ng Gray Esports. Pero this is definitely Team Empire's game to lose. Hawak kamay na nila ang pagkapanalo dito at hindi ko nakikita sa linis ng laro nila na hahayaan pa nilang mawala yun. Kumbaga kung ihalin tulad natin Toro Bluna sa basketball, lamang ng 40 ang Team Empire dito. Tapos, 10 segundo na lang ang natitira sa shot, sa buzzer. And napakahirap na. Kailangan ata napakaraming foul ang ibigay para tumigil yung oras. And tignan natin kung anong klaseng imala ang kailangan mangyari para sa Team Gray Esports. Ang hirap huliin ito, pare. Meron ka pa palang Thamos sa side ng Team Empire. Yes. Yung pa yung isang problema dun eh. Itong Thamos na to, ito na yun parang nagiginta. Kung mapapansin mo ha, itong Basha na to is getting picked off every single time during team fights. Pero
yan kasi yung pinaka-bait ng ano eh, ng Team Empire eh. Oo. Kunin nyo na yung basha na yan. Okay lang yan, pero kaya naman kayong ubusin ng mga damage dealer natin. Nandito si Bulwit, nandito rin yung ating League. Kayang-kaya nila yon. Even onto the back lines. Kumbaga, wala kang safe space dito kung isa kang Gray Esports. Wala talaga. Kumbaga, itong si Extension, nung pagkapirma niya ng kontrata, nakalagay doon, ikaw ang pahain. Oo. Bida pahain. And ngayon, pumayag siya. Sige, ako na lang. I will sacrifice for the greater good. It's for the best for business. Sabi dito ni Kuya X-Extension. Ito mo ginagawa niyo. Oo. Box out lang para dito. Kaya na Imba J-Lo. Habang sinabalagpag ngayon, trying their best to scout out this Lord. The Lord is at 30k HP right now. Mukhang ibibigay na to, man, Jim. Mukhang, yeah. Ito kasi mangyayari dyan eh. Kung i-contest to ng Gray Esports, posibleng ma-steal nila, pero mapapasag yung baba nila. Or rather, mapupush yung baba nila. Wherein, pwedeng tumalon doon ang game. Pero mukhang hindi yata mangyayari yun. Mukhang napalaban na lang si Imba J-Lo dito. Imba J-Lo now, falling low. Imba J-Lo, oh no! Where's the Imba mentality? Nag-roll out na ngayon. It's Extension. Imba J-Lo, just flying back away. 12-11, hindi ganun kalaki, Rob Luna, yung kalamangan sa kills dito ng Empire. Pero, but look at the objectives. Yung gold dito, pare. I can therefore say, ang linis ng galawan ng Empire dito. Walang asim. Walang asim nga, ika nga. Pero ito, it is gonna be the final hurrah para dito sa Gray Esports. At the Injector, doon na magkagaling. Pero ito na, pumapasok na, hinuhold ito ng kanilang alis. Pero hindi enough, napa-out na siya doon. With the blood, oh, pasok sila dito. Kagura ang unang mawawala. That's gonna be Saikuno. But Imba J, low on HP. At basag na ngayon ang base ng Gray Esports. Team Empire will take game number one. For say, napapabor ako ngayon this time. Sa Gray Esports, kailangan lang talaga nila ng magandang execution sa early game. Exactly. To be honest, ganun din yung ano ko eh. I'm really leaning toward complete feather airstrike. Pero ito na, we're already on to the Land of Dawn dito, Manjin. Ang tanong, mga kaibigan, will Gray Esports, can they be able to force a game number 3 against Team Empire? Malalaman natin yan, Rob Luna. Mahaba pa ang araw. May mga teams pa na naghihintay sa lower bracket. Here we go. Gray Esports, there is the remnant of the blue. Meanwhile, nasa red side naman ang Empire Esports. Standard three-man setup ang puhunan dito sa mid lane ng side ng Gray Esports. Meanwhile, ang ganda na naman dito ng leash na X-Extension kay Ubusan Arlac. So pagtatalunan nila ngayon yung Lito Wanderer. Naku po, pag nakuha ni Ubusan to, nakuha niya Rob Luna. Yes, so mataas ang XP ngayon ni Ubusan Arlac. If not only that, na-force din nila si Saikuno dito na mag-flicker out it. And yeah, hindi na-sustain yon with the Starlight Pulse ng isang Lunox. Pero, well, those were small details na pwede pa rin naman balibalik ta rin as a Gray Esports dito talaga. They are the one who's gonna set the tempo of this game. Ito si Balagbag talaga eh. Ito masasabi ko rito, Manjina. Pag nagkaroon ng magandang rotation, itong Lunox at itong si Cho, masasabi ko, kahit sino dito sa side ng Team Empire, kaya nilang tunawin once mag-hit ng level 4 ang isang Lunox. Makikita natin dahil of course Lunox will just go to the mid lane. Saikuno, the mid player for Team Gray Esports, taking down the minions and getting XP's. But eventually, pare ha, lamang sa level ang team ng Gray Esports right now. Look at this. Bulwit ang naging I thought support siya dito pero I thought mid siya dito pero Alice pala siya dito. Ang ibig ko sabihin, si Farsa Verney in a while magle-level 4 na to. Kaka 3 pa lang actually, wala pang 3 yung Lunox. So yung sinasabi mo na yung Showa at saka yung Lunox dapat yung gumagawa ng movements dito, ay baka pwede silang maunahan. Pwede talaga silang maunahan dito eh. Since level 4 na rin yung Kali dito, it's good thing that yung Kali dito hindi nakakuha ng early lead. That's the thing kung bakit dinalawan nila yung baba. Sinabayan doon nung Yuzhong together with the Lancelot. So now, it's gonna be the turtle fight once again dito on both of the teams. It's gonna be a 5v4 matchup dahil malayo dito si Bulwit. Oh no, we're looking at the XP's right now. Wala pang level 4 dito ang Lunox. So sinabi na nga natin na mauna sila. That is, of course, the better airstrike. 4 procs coming in. Make that 3. Meanwhile, wings by wings out. Napakagandang Tempest of Blade. Pero mas maganda yung execute dito, of course, ni Imba J-Lo. Imba mentality. Shoutouts, of course, to Imba DJ from Signal Ultra. Getting the first blood. Oh, no. That was
something good na nangyari, at least for Gray Esports. This is one of the best things na nangyari sa kanila compared to what they had during game number one. Ang nangyari dito, Manjin, that was a 5v4 wherein pumasok doon yung Black Dragon. Nahirapan ngayon dito yung side ng Team Empire to immobilize itong dragon na to. And one of the reason, nagkaroon din ng magandang dragon team. So ang naging sagot doon ni Bulwit was just sinubukan niyang i-invade or rather steal yung purple buff ng Lancelot. Kaso, hindi enough yung damage na doon with the blood o para lang makuha yung purple and parang binigay niya lang technically Correct. Yung purple buff na yon and given na matayan pa sila ng isang member on the turtle. The good thing is, hindi lang siguro nakuha yung turtle, pero ang early lead, masasabi ko, Gray Esports, bukang nakukuha nila ang momentum. Pero parang nakakapagtaka pa rin, Rob Luna, na konti lang ang kalamangan dito ng Gray Esports. Nako, it's a trap! Nahuli ata sila dito, of course, ng Sandcastles in the Sand! Oh no! Oh no talaga, dahil sa pool yung tatlong miyembro doon sa Raging Sandstorm, Manjin. Alam mo yung AOE over AOE, paghuli doon sa tatlong Raging Sandstorm, dumating doon yung Link. And from there, nahirapan na pumalag doon ang Gray Esports. Meanwhile, onto the top lane, unti-unti. Si Bulwit, mukhang nakakapag-farm na rin itong alis na to. Oh my, Rob Luna. That was a 3-on-1 situation. Ambush. Well, total pangalan niya kasi ambush eh. Mm. Si Gray Esports pa yung na-ambush doon because of the Raging Sandstorm. And masasabi mo ba na na-miscalculate yun ng Gray? Kasi nagtabi-tabi sila that time. Na-miscalculate nila indeed. And the turtle was once again taken by Team Empire. Now, Manjin, sinasabi natin, early game na naman dito ang Gray Esports. Pero it looks like the other way around. Dahil yung Team Empire na naman ang nagsiset ng tempo ng laro na to. Pero hindi pa naman to sabi natin, medyo mas naging maganda yung laro dito ng Gray Esports. Even Sykuno, even this Lunox, hindi pa natin nakikita talagang nagsashine. Totoo. Given level 5 na siya. Totoo. Kailangan niya munang kumuha dito ng magandang tempo, Rob Luna. Pero alam mo kung ano nakakapagtaka? Ano yun? Akala natin naman kanina yung Gray Esports sa kill eh. Pero kung iisipin mo, 30 lang yung kalamangan nila sa gold. At yung kill, parehas lang sila dito. And itong dalawang team na to, we have a low score match. Pero kasi, ang mas magaling talaga mag-utilize talaga is definitely going to Team Empire. Kasi nako-convert nila yung mga certain objectives dito. Kumbaga, in terms of fundamental talaga, nandito sa side ngayon ng Team Empire. Pero kailangang pahintuin yan na Gray Esports. They are, they are on the position to be able to take the first lead dito sa laro na to. At pwede nilang simulan yan kay Ambush. Simulan na nila dito kay Ambush. Kinesyo Pulado ngayon. Extension. Binato. Yung gulong na hawak niya. Pero yeah, Rob Luna, even looking at the gold right now, tumatable. Pero kasi kung iisipin mo, yung Team Empire, meron silang basics na hindi tayo lalaban sa clash hanggat wala tayong next plan. Mm-hmm. Parang basic MOBA concept eh. Tsaka ka lang makikipag-clash kapag may next objective kayo nakukunin. Hindi ka basta-basta, kill natin to, kasi wala, kaya natin i-kill eh. Kailangan meron kang punish. After mo makuha yung kill, kailangan meron kayong makuhang extra pa. Mm-hmm. That's exactly the point talaga, para makakuha ka ng lead talaga dito sa laro na to. Masasabi ko dito mga kaibigan, itong dalawang team na to talagang nagtatansahan pa sila dito sa mid game natin. Pero kasi both of the teams talaga, they are really capable on going into late game. Heroes aside, Gray Esports, they really need to make a play talaga dito against Team Empire. Pero maingat talaga ang laro ng Gray Esports. And another one, even si Elo might actually fall, pero of course, ang Black Dragon napagamit, dito. Napagamit na lang siya dito. Ay, nahabol niya yung gulong, pero mukhang mas mabilis ang gulong sa dragon. Pero sabi dito nung turtle, ako din, sasali din ako. Nawala na yung dragon form, pero extension. Nandito na mga butterfly ngayon ni Sykuno. Pero makukuha ngayon, of course, si Ling, yung turtle na yon at nawala yung gulong, but still it's ubusan. Arlok, nako, siya Pulado dito, maubos kaya siya, nakipagspadaan, nalugi siya sa spada dito ni Draven, but Draven siya mawawala. Bulwit 16 getting that revenge kill, and it's a 3-3. Rob Luna, ma-action ang laro natin, but still it is Empire Esports getting the upper hand, getting the larger economy dito sa laban na to. At ngayon minaliit pa ni Sykuno, ginawang buhawi jack yung mukha ni Sykuno doon ni kaibigang Ambush. 3-4, 3-5.
he didn't actually respect the burst potential from the Khalid. May execute pa rin yon Manjin. Pero ito na, Kineso here onto the bottom lane. Ito na ngayon ang magiging problema ngayon ng side ng Gray Esports. Kasi unti-unti, ito na namang si Bulwit. Eh, nakakakuha nung farm niya. Masasabi mo dito, 2-0-0 pa lang ang score dito ng Alice. Pero up until this point, hindi na nila kayang i-burst down. Yeah, Bulwit. Again, the main guy for Team Empire. And look at this. Extension extending his welcome here in the bottom side. Naku, tinamaan pa. Nasagasaan pa si Esmeralda. Sky Kuno nandito na. Palagpag. Coming in. Shunpo. Knock up. Sipa. Para dito sa gulong. Let's see. Gulong. Ngayon, extension. Pulado. Pero buhay dito, Kuya Rob. Pero. Oh, Mayon Dragon. Pumasok na lang mag-isa dito. No one will fall down sa side ng Empire. Ang daming nasayang na resources, Rob Luna. Ang daming nasayang at isa na doon yung Black Dragon dito ng Imba Jaylo. Kasi ito yung hinahanap natin eh, di ba? Once na mag-Feather Airstrike itong Farsa na to, you would want itong Yuzhong na to na pasukin into the back lane dito si Fer. Pero hindi nangyayari yun. Look at that. First na naman dito ang Virilias ni Saikuno at wala na naman siya sa posisyon na lumaban pa rito sa side ng Team Empire. Mukhang naliligaw na ngayon ang Team Gray, Rob Luna, dahil mukhang dinidikta lagi ngayon ang Team Empire kung kailan mangyayari ang laban. Lagi na lang nagre-react ngayon ang side ng Gray. And look at this. Look at the adjustment na ginawa ngayon ni Ubusan Arlac, pare. Instant Halberg yung item niya. Hindi na siya nag-endless battle. Wala nang intro-intro. Rekta counter item na kagad. Rekta na kagad. Bakit pa tayo maghihintay ng Deadly Blade? Kung pwede niya naman na kagad kuhain. And hindi naman yung ano eh, yung Ling yung nagiging main damage dealer talaga dito eh. It's all about them getting the objective. Kumbaga, they don't really care about killing dito sa laro ng Team Empire. They just want to punish. They gusto nila makakuha ng game in terms of objective at i-choke out ng mga resources dito ang Gray Esports. So ngayon, hirap na ngayon ang Gray Esports, mga kaibigan. And this is almost the same formula na ginawa nila during game number 1. As you can see dito sa mapa natin, Manji, wala na namang na-push ang Gray Esports. Nako, abot pa nga ata talaga sa susunod na series. Rob Luna, yung mga tore ngayon ng Team Empire Esports. Ayan, ganun na ganun din yung tore kanina eh. Yes. Yung dun sa top lane. Tingin ko yan, din nga yung tore nila nung game 1 eh. Nilipat lang, pare. Nilipat lang nila sa game 2. Oh my! And ngayon, papasok ngayon ang Team Empire. Ubusan Arlac getting that assist. And with this extension, confident enough here in the jungle side. Here comes again the shield unity. Tatamaan ng stun. Ilista mo na, Rob Luna. Flicker out kay Palagbag. At siya ay binalagbag dito sa bottom side. Empire right now. Wrecking havoc. Oh no. Mag-o-audition ata ang Gray Esports. And another one. And another one. Makukuha dito si Imba Jaylo ng kill. Pero kaya niya kaya i-outsustain. Oh. Naku, kaya niya nga. Mukhang pahapalag, Rob Luna. Yes, that's gonna be a 2v4 the lineup doon. At pumapalag pa. So this is a silver lining para sa side ng Gray Esports. Kasi kaya pa. Imba Jaylo was able to sustain the damage na magagaling dito for Team Empire. And a proper positioning dito. Minention natin to kanina. Even Midnight mention dito si Draven. Is actually on a good position most of the time sa mga laban natin. At kailangan lang nilang ulitin yun, Manjin. Na kay Jaylo. Kuya Rob Luna, ang bola. Si Madam J-Lo, ang pag-asa dito ng Imba Esports. The Yuzhong doing wonders. Well, total may Imba kasi siya sa pangalan niya. Oo. Imba mentality, kung tawagin. Kuya Rob Luna, Imba J-Lo. Let's see kung kaya niya bang bukatin ngayon sa tagumpay ang Gray Esports. Hindi ganoon kalayo yung kalamangan ng Empire dito, Rob Luna. But because of that incident sa mid lane, na na-realize ni Imba Jaylo na kaya niya palang sumugod sa apat, I can therefore say, mukhang magkakaroon pa tayo ng mga ma-action na teamfight. Mukhang mangyayari nga talaga yon. Pero it's all about Team Empire realizing din yung part na yon eh. So ngayon, makikita mo ngayon dito, Manjin, kung paano gumagalaw dito ang Team Empire. They're not trying to force the Lord. They're just trying to do split pushes. Itong Ling na to, and even yung Khalid, nandyan yan sa top lane. Itong Ling, pwede to bumasag lang muna, then get away. Punta naman tayo dun sa baba, and rinse and repeat. Hindi nila kailangan i-force yung Lord dito. And they're really...
twice enough na hindi bigyan ng chance dito ang Gray Esports. Pero ito, sabi ng Gray Esports dito, subukan nating lumaban pero hindi enough. It was all extension providing all the vision para sa side ng Team Empire. Kumbaga, inahalin, pwede nating ilintulad sa panliligaw yung ginagawa ngayon ng Empire. Ano yun? Kumbaga, hindi sila basta-basta sumusugod. Hindi sila basta-basta nag-take. Gusto nila ano muna. Take it slow muna, kumbaga ng mga movements. Oo. Minsan kasi gusto rin kasi ganun talaga ng mga nililigawan natin. Na huwag kang padalos-dalos. Kailangan may suplado effect ka muna. Oo, may pa-bad boy effect muna. Objectives muna, pare. Bigay-bigay lang muna ng mga onting mga objectives. As balagbag, naku, napalalim ata siya dito. Nino, extension na sa bandang gilid. J-Lo, napakagandang assist mula dito, of course, sa Gray Esports, J-Lo taking that kill. And now, balagbag lang ang mawawala dito sa side ng Gray. 4-on-4 ang nangyayaring laban, Rob Luna. Pero still, nothing will happen yet. It is Obosan, Arlac, and Bullwit getting this purple buff. And now, we're still even, Rob. Defensive output para dito sa side ng Gray Esports. Yes, we're really even dito, mga kaibigan. Both of the teams. Kaso nga lang, in terms of small objective, yung mga steal on the purple buff, malaking bagay pa rin yun para sa side dito ng Gray Esports. Kasi hindi nila kayang sumugod basta-basta, and they are on the position on reacting, counter-initiating dito against sa ating Team Empire. And imagine, sasabihin ko lang sa'yo dito, maingat maglaro ang parehas na team. Ingat. So, it can go either way dito sa laban na nito. Ang pinaka magiging make or break talaga dito is kung sino yung posibleng sisipain dito or kung paano masusustain ng isang Yuzhong yung mga damage dito from Team Empire. Kailangan ng Farsa dito ng magandang position. Kailangan din dito mag-hold ng maigi rito nila Bullwit kasi sila yung mga magiging frontliner dito. Katulad niyan, sisimulan na dito ng Team Empire. At nako, ang nauna na nga ata. Hindi masyado naging maingat si kaibigan Balagbag dito. Pero J-Lo, nako, umiikot-ikot na. Let's see kung kaya pa siyang stand dito. J-Lo ang main target dito. Nako, J-Lo tumatakbo. Nako, J-Lo, let's see. I can see your J-Lo! J-Lo! Yatap! Si J-Lo, mga kaibigan! Nawala yung dragon! Oh no! The main target ng side ng Empire Esports! And there you go! Triple kill! Ubos kay Ubusan Arlac! Wipeout! 5-13! Ito na ata ang GG push, Rob Luna. Mukhang ito na nga yun, Manjin. As that, look at the dead timers dito. Mabubuhay pa naman dito si Balagbag. Pero that's gonna be the show. The question is, kaya niya bang i-hold ito sa mga, for the next 20 seconds? Dahil yung show dito ay hindi na kaya dahil mukhang mabubura na siya dito as the members from Team Empire will be killing him down. I-hold na nila to. Tatangkihin na nila yung damage ng base na to as Team Empire will be the last team na papasok sa ating upper bracket going into game number or day 2 ng ating team.